Si Ethel Joyce Capayas, tumihingi ng tulong upang makasuhan ang ama no, ni Ethel. Meron pong kapansanan dahil po sa pag-abandona nito ng 10 araw sa kanilang inuupahang bahay, attorney. Inumura ka? Po, makaon ng di idol. Gusto mong makausap si idol? Sige. Kanina pa po na sinasabi. Idol ko po inyon. Matagal na. Idol kita, matagal na. Opo. Idol ka rin nun. Sigurado ako. Idol ka namin, Ethel. Kaya tatagan mo lang yung loob mo, ha? Hello, Ethel. Parang sa idol yan. Hi. How are you? Nagkita rin tayo. Ay, I'm very happy. Yung may seat belt, oh, kasi pag yung nagpapalag siya, baka mahulog. Papapersonalize. Diba, papersonalize natin. Bilang kita ng wheelchair na yung merong seat belt para hindi ka mahulog. Mas maganda raw, ibili ka pa ni Idol. Opa, customize yun, customize. Thank you po. Thank you po. Sige po, sige, walang po. Bait mo pa. Sige, tara, kaya tayo. Merong papakita sa'yo. Okay. Sige. Hawakan natin. Hindi naman. Oh, hawakan natin. Sige. Okay. Panaginip daw. Po ba yan? Oo. Oh. Wala, si idol pang tutulak sa iyo. Sige. Sige. Hop. Baka mahulog siya. Baka daw po itong mahirapan. Hindi. Hawak lang, ha. Ano? Akong tutulak sa iyo hanggang doon sa taas. Ipapakita ko sa iyo. Sana magustuhan mo yung mga papakita ko sa iyo. Oh, di ba? Kumain ka na, Ethel? Opa, adobo. Adobo, good. Ano pa favorite food mo? Adobo. Saka tinapay. Anong favorite mong palaman? Kasi sabi niya bread eh, tinapay eh. Peanut butter. Sige, takbo kayo ng peanut butter doon. Patakbo mo. Sige, isa sa inyo tumakbo ng peanut butter. Oh, Ethel. Ito ang surprise namin sa iyo. Oh, di ba? Yun. Oh, ito, Ethel. Di ba? Meron ka mga damit. Meron shoes. Kasi favorite mo, pink. Oh, kunting pink. Ito. Oh, di ba? Meron kang diaper. Meron kang vitamins. Tetra Pak juice. Toiletries. Alcohol, shampoo, toothpaste, and of course, yung peanut butter, tinatakbo ng tao ko. Kalimutan nyo kasi, ba't nyo kalimutan yung peanut butter? Oh, peanut butter, ito may bread. Ayan, may rice. Oh, ayan. Pinaganda namin para sa'yo. Oh, you're very welcome. Oh, see? So, lahat ito, impake natin, dalhin natin pag-uwi mo. Okay? Kasamahan ka namin sa MSWD para kakausapin ka ng mga social worker.
para gagawin ka ng assessment kung ano yung may tutulong sa iyo, sa iyong sitwasyon, and yung papa mo, pakakasuhan ko. Apa. Kasi hindi maganda yung ginawa niya. Dapat po ipakalabot. Pakalabosan natin. So, apa. Ibig sabihin, may ginawang salbahe. Salbahe talagang tatay niya para yung anak mismo magsabi ipakalaboso. Yan sabi niya eh. Sige, pakakalaboso natin. Kato ko po. Ano? Makuan yung kapatid ko. May kapatid po siya? Three years old po. Yung buntok ko po. Bunso. Ano na po yung bunso? Babae po. Gusto niya kunin. Nasaan po yun? Nasa kay papa niya. Eh kunin natin. Yes. Yes. Kumpala kunin natin. Mama, kaawa na ako sa iyo. Nagmamakaawa ka sa akin para kunin. Hindi mo na kailangan. Maiyak ako sa inito. Maiyak ako sa ginagawa mo ito. Sige, hindi mo na kailangan magmakaawa. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Sige. Baka saktan niya po ay. Baka saktan. Opo. Eh, ngayong araw ni mismo, kukunin natin. Nasaan ba yung bahay nung ano? Nasa Caloocan po. Ongoing na po yung coordination, sir. Natawagan ko na po yung social worker. Okay. Sige, sunduin natin, ha? Dali natin dito. Ayoko pong makita si Papang. Natatakot po ako. Bakit ka na... Pwede ko matanong, bakit ka natatakot sa papa mo? Lagi-lagi po ako tinataktan. Oh, shit. Bakit? Bakit daw niya ginagawa yun? May kasalanan ka ba? Ako po ang bumatay sa mama ko. Ah, so iniisip ng papa mo na ikaw ang dahilan kaya namatay mama mo? Opo. Grabe naman. Ba't niya na, ba't ganun ang isip, utak niya? Ayaw nang makitaan ang magmumukha ko po. Oh, tris na to. So ayaw niya makita yung pagmumukha mo. Pabigat po ako sa kanila. Pabigat ka raw sa kanya? Opo. Wala akong may describe na. Binato po ako dito sa ita. Pinaso po siya. Pinaso tapos binusang ka pa. Tapos tinakal. Tinakal ka pa? Opo. Wala, parang hayop tong tatay niya. Daigpeng animal. Buti na lang meron ka ng tito. You're safe. Safe ka na ngayon. Opo. Igagaranti ko na wala nang pwedeng manakit sa iyo mula ngayon. Opo. Okay. At pakulong natin siya. Pakalaboso natin siya. Opo. Ito sabi mo. Tapos kunin natin yung kapatid mo, ngayon mismo. Aba. Sige. Ano pang mga request mo? Anong gusto mo? Request sa amin. Pagalitan nyo po ang papa ko. Sige, mamaya papagalitan ko ha. Makikinig ka habang pinapagalitan ko. Aba. Sige, makausap pa natin papa niya. Ah, yes po sir. Bali po yung update po dito is ongoing na po yung assessment po ng CSWD sa bata po. And then yung papa po makakausap naman po natin. Sige. Nagharap na po sila sa barangay nung nakaraang araw. And ayun po na pa. Eh, ba't di pa nakakulong tong tatay niyan to? Ano po, nag-fall po sa regular filing po yung kaso kasi po nag-lapse na po yung... Reglementary period? Opo. Ang gawin na lang, pull out na lang yung bunso. Ilang pang kapatid mo nandoon? Ito po. Isa na lang. Sige, pull out natin ha. Tapos magsama-sama na kayo ng kapatid mo. Tapos tulungan kong tito mo, tita mo para suportahan kayo. Ha? Thank you po. You're welcome. Walang anuman. O sige. Mamaya alas dos. Ano natin? Kausapin natin yung papa mo. Kausapin ko. Pagalita ko. Ano pang request mo? Meron ko pang... Cellphone. Saan yung cellphone niya? Di ba meron kong cellphone pinabili? Yung peanut butter. Nasaan? Malaming talamat po. Napayak mo ako eh. Oh. Tamo. Naiyak tuloy ako sa'yo. Nung sabi mo kunin yung kapatid mo. Mahal na mahal mo yung kapatid mo. Kukunin natin. Tapos yung papa mo, kasuhan natin, ha? Okay. Ano pa kung gusto mo?
ano pang request ni Ethel? Pagbigyan kita. School! Pasok kita sa school, sa SPED. Okay sa'yo? School. Oh, aral ka. Okay na po. Oh, enroll kita. Akong bahala. Diba, sa SPED? Saan mo ba siya titirang permanente? Sa Perez Quezon. Siya po yung guardian. Ako po ang bali, nag-aalaga po sa kanya ngayon. Bali po, magpinsan buo po kami. Ah, pinsan buo? Opo. Sa amin po talaga siya lumaki bago po nagsama ulit yung tatay niya at saka si yung mama niya. Ay, bakit binigay pa dun sa tatay? Kasi po, sir, nang time na yun po, naghiwalay na sila nung nabuntis yung mama niya. Tapos iniwanan ng Angel. Tapos nung malaki na, saka po sila nagkabalikan. Pero ito po talaga, naiwan po to sa amin. Sa amin po siya talaga lumaki. Ako. Kaila po ang nagbala kita akin. Asya. Napakabait naman ang pinsan mo. Thank you, ha. Ay, mundo po, Tia. Yung bali po, yung pinakang bunso kong kapatid, yung pong pinakang mahal niya. Siya po talaga yung gigising sa gabi pag umiiyak siya, pag madaling araw, dede. Siya po talaga yung pinakang nag-alaga. Tapos sa maga naman po, kasi pumapasok siya, kami naman. Pinatbate, ayan. Maliit lang, sir. Hinabol namin, pinatbate. Para sa bread. Kasi sinabi niya, pinatbate daw yung favorite niyang palaman. Ayan. Okay. So, Sir Mark, dun sa titira niya, dun siya titira sa inyo, ano, papakonstruct ako ng mga bagay doon na para maging accessible sa PWD. Lagyan natin ng rampa yung bahay, tapos yung sa CR, baguhin natin para maging accessible sa PWD. Yung bahay po namin is, andin po yung ginagawa, kaso nga po, edi mga siguro mga 5 years na pong nahinto. Kaya po, hindi siya tapos. Doon titira si Ethel, pati yung kapatid niya, sa Quezon. Opo. So yung bahay na yun, hindi matapos-tapos? Hindi po. Hindi pa po tapos hanggang. Gusto ko lang siguraduhin na yung lupa sa inyo yon. Opo, sa amin po. May titulo? Bali po, wala pa siyang titulo, pero may papel naman po siya ng parang rights po ako ng pinagbayaran. So i-check mo, masiguro na yung titulo ay nasa ayos at talagang sa kanya mapupunta. May utang ka pa doon sa rights? Wala naman na po. Papagawa natin bahay na bahay mo, tapusin natin. Tapusin ko. Ako nang gagastos. Ano ben? Ang mansyon? Hindi naman po. Ano? Hindi naman po. Bali po para... Complex? O hanggang second floor, third floor? May bali po, sir. Ano lang siya talaga. Kaso nahinayang lang kami doon sa taas. Kaya nilagyan lang namin ng parang attic. Sige, pupunta doon yung reporter ko, si Mary. Tignan mo kung ano yung sitwasyon ng bahay, tapusin natin. Inumpisahan niya, tatapusin ko. Oh, parang pelikula, no? Opa. Okay. Gusto ko yung sa construction ng bahay, accessible sa PWD. Yung may ramp, bawat sulok ng mga bahay, may ramp at saka yung sa CR. Dapat bigyan natin siya special na CR para sa kanya lang. Okay sa inyo? Pwede po, pwede po. So, may isang CR para sa kanya lang. Opa. Tapos yung room, special room para sa kanya lang. Siyempre, may kasama dapat siya ng kapatid niya. Yung kapatid niya ba, PW din? Hindi po. Hindi. Ilan taon po yun? 3 years old pa lang po. Ah, okay, sige. So, kunin natin. Sige po, sir. Oh, so Ethel, I'm very happy na nakita kita at mag-aaral ka, ha? Oh, kapag meron kang kailangan, si... Pagbutihin ko po. Yan, pagbutihin mo. Thank you. Tapos... Gagalingan ko ba? Thank you. Anong favorite subject mo? Recess. Recess. Niluloko ka niya, oh. Recess na favorite mo? Yeah! Yung ano, inggit. Ayun, oh. Ba't mo kasi niloko yung pinsan mo? Sabi niya, recess daw. Pagalita mo. Ikaw talaga, kuya. Ikaw talaga, kuya. So hindi, nagjo-joke lang siya. So anyway. Napatawa ako na. Pinapatawa ka lang niya. Pinapatawa niya tayong lahat. Kaya nagjo-joke siya. Pero mabait naman siya kasi alagaan ka niya. Pag may problema, tawagan mo si Ate Mary mo, ha? Siyang bahala. Oh. Pwede ka lang dumiretso tumawag sa akin, pero mas maganda kung Ate Mary para ma-assess niya kung ano mga pangailangan mo pa, ha? Opa. Okay.
Good. Maraming talamat naman. Ano? Kakantahan po, maganda ba? Ho? Kakanta ka? Hindi nga. Sige nga. Eh, naku. Sige nga. Sige nga kung kakantahan mo ako. Mama, bala sa iyo. Mama, para sa iyo. Ako'y tayo, ikaw ay akin. Lagay mo. Ganda mo sa paningin. Ako ngayon nang ito. Marunong siya. Sana ay tabi na dahilalim ng puting ilaw sa silaw ng pakinggan mo ang aking tigaw sa silaw na She's telling a story out of that song. Yung parang buhay niya. Theme song ng mama niya na wala na. Ito pa. Ah, may isa pa? O, oh, sige, isa pa. Pag meron, isa pa. Ah, sige, request niya. Sige, isa pa. Ang iyong ganda umabot tabungan ang tibok ng puso'y iming isagal lawakan at uba damit dito sa akin ikaw ang maon ikaw ang okay na thank you sa kanta, thank you very much. Okay, para sa iyo ba iyon? Oh, thank you. Thank you. Daka kay mama. Oh, pati sa mama mo. Nasa heaven na si mama. Nasa heaven siya. Pinipray ka niya. Aba. Okay. Sige. At least, mamaya, pahingay muna siya. And then, sa radyo, tawagan natin papa niya. Pull out natin yung kapatid niya para pag-uwi sa Quezon. Sama-sama na sila. Okay? Salamat po. Wala nga naman. Malaming salamat. Paano niyo na po ako nakikilala? Paano niyo ako nakilala? Lagi po kami nanonood po. Nakikinood lang siya din. Opo, nanonood po. Nung pumuhay pang mama niya. Lagi ako nanonood sa iyo po. Oh. Thank you. Lagi ako nang lalike. Nagla-like ka pa? Oh, maiyak na ako niyan ah. Thank you ah. Ikaw yung special fan, super special na subscriber fan ko. Thank you very much. Salamat po sa mga bingay mo po sa akin. Walang anuman po, walang anuman. Basta mag-aral ka ha, papara ka namin. Alam niyo po mga kapatid, kanina naluluhat talaga ako because... hindi ko kalain na mayroong isang tatay na sa halip na maging considerate, sa halip na maintindihan yung kalagayan ng anak, pinalilitaw niya na parang pabigat pa sa kanya itong anak niya at sinasaktan, pinapaso. Wala, words are not enough to describe this kind of father. Hindi ko alam bakit may ganitong klase mga tao sa mundo. Yung tatay niya ba nagda-drugs? Hindi po. Pero... alam mo, safe ka na ngayon. We will make sure na siya po ay maging safe na. Alagaan ka namin. Andito si Ate Mary mo. Siya yung palaging tulay mo. Pag meron kailangan, si Ate Mary mo palaging tawagan. Sinanla rin po nung Angel. Sino si Angel? Yung tatay niya. Sinanla po. Bahay po yun nung hipag ko nung siya po mag-isa nag-a-abroad. Bali, tutubusin po nila bukas. Magkano yun? 30,000. Ako na po ang... Sige, ayusin natin ha. Ayusin mo lahat ng problema. Sa balang si Mary, ayusin natin. O sige ha. Mamaya, pahinga muna konti. Tapos mag-radio tayo. Upo ko doon sa tabi ko. Kain muna ako. So, lipitin muna. Dalingin muna sila doon. Salamat. Sige. Malamig.
Oh! Mabaalik po. Ah, sige, sige. Mabaalik po kay Idol. Oh. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ayan. Sige, mamaya i-on-air natin yung father niya. Ayusin natin, okay? Tapos yung mga problema nila yung sa bahay, lahat ayusin natin, okay? Sige. Oh. Uy, saan ang cellphone? Nasa yung cellphone? May kasama ring cellphone ako binigay. Oh. Oh. May cellphone yon. Oh, sige. On the way na? Oh, sige, parating na yung cellphone. Para kumpleto, okay? Oh, sige. Okay, sige. Mataas ang respeto mo sa akin, pakisagot lamang po, sir. Bakit mo pinapaso ng sigarilyo sa singit po ito pong anak nyo? Eh, sir, sino nagpapaso ng sigarilyo sa kanyang singit? At yan po'y proven na po ng mga otoridad, yung mga pasa hindi sa, kanya, po, sa kanyang paa. Hindi po totoo yan. Binuusan pa ng init na tubig. Ay, hindi po. Ako po ay disciplinary na ama. Anyway, sir, sasampa namin kayo ng kaso sa korte. Given na po yan, whether you like it or not, may kasong darating sa inyo, hindi mo na lang po yung sampina.